Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal, sinunod mo ang aking aral, ugali at layunin sa buhay. Tinularan mo ang aking pananampalataya, pagtitiyaga, pag-ibig at katapatan. Nasaksihan mo ang pag-uusig sa akin, gayon din ang aking pagtitiis sa Antioquia, Iconio at Listra. Ngunit sa lahat ng ito'y iniligtas ako ng Panginoon at lahat ng may nais mamuhay ng matuwid bilang tagasunod ni Kristo ay daranas ng pag-uusig. Ang masasamay lalong magpapakasama, ang mga manlilinlang ay patuloy na manlilinlang at sila man ay malilinlang. Ngunit huwag mong tatalikdan ang mga aral na natutuhan mo at matibay na pinananaligan. Yamang kilala mo ang nagturo nito sa iyo. Mula pa sa pagkabata, alam mo nang ang banal na kasulatan ay nagtuturo ng daan ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananalig kay Kristo Jesus. Lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagpapabulaan ng maling aral at pagtutuwid sa likong gawain at sa pag-akay sa matuwid na pamumuhay. Sa gayon, ang lingkod ng Diyos ay magiging handa sa lahat ng mabubuting gawain. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang sa utos mo'y magmahal, papayapa iyong buhay. Kayrami ng kaaway ko at mga mapangalipin, ngunit ang iyong kautusan ay patuloy kong susundin. Ang sa utos mo'y magmahal, papayapa iyong buhay. Ang buod ng kautusay salig sa katotohanan, ang lahat ng tuntunin mo'y pawang walang katapusan. Ang sa utos mo'y magmahal, papayapa iyong buhay. Mga taong namumuno na dahop sa katarungan, usigin man nila ako, susundin ko'y iyong aral. Ang sa utos mo'y magmahal, papayapa iyong buhay. Ang magmahal sa utos mo'y mapayapa iyong buhay, matatag ang taong ito at hindi na mabubuwal. Ang sa utos mo'y magmahal, papayapa iyong buhay. Hinihintay ko ikaw, O Diyos, upang ako ay iligtas. Ang anumang iutos mo ay siya kong tinutupad. Ang sa utos mo'y magmahal, papayapa iyong buhay. Sinusunod ko ang iyong kautusat mga aral, ang anumang gawain ko ay kita mo't namamasdan. Ang sa utos mo'y magmahal, papayapa iyong buhay. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, samantalang nagtuturo si Jesus sa templo, sinabi niya, paanong masasabi ng mga eskriba na ang Mesiyas ay anak ni David? Si David na rin ng kasihan ng Espiritu Santo ang nagpahayag ng ganito. Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, maupo ka sa aking kanan hanggang lubusan kong mapasuko sa iyo ang mga kaaway mo. Si David na rin ang tumawag sa kanya ng Panginoon. Paano magiging anak ni David ang Mesiyas? At nakinig na mabuti sa kanya ang maraming tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Naging makahulugan ang ating selebrasyon ng Lent, ng Easter. Natanggap natin yung Espiritu Santo itong nakaraang linggo. Masaya ang ating damdamin at ngayon bumabalik na po tayo sa ordinaryong mga araw. Nagsimula po tayo noong Lunes, pero kung mapansin po natin, hindi po dapat ito ituring na ordinaryo kasi ang tatanungin natin parati sa ating sarili ay kaya ko na ba tumayo sa sarili kong paa? No? Alam natin hindi natin kaya, kaya ang susunod kong tatanungin ay nakaloko ba ang Espiritu Santo sa akin? Kaya ko bang ipagtanggol yung aking pananampalataya? At kaya ko rin ba isabuhay ito? Kaya doon po sa ating ebanghelyo, may mga mga debate na nangyayari. At si Jesus mismo ng hamon, doon sa aklat ni San Marcos, di ba, tinanong sa kanya, paano kung pinaniniwalaan ng mga eskriba ng mga ang anak, no, ang Mesiyas ay manggagaling doon sa anak ni David, samantalang sabi noon ay
yung sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, no? Manatili ka dito sa aking kanan hanggang sa masakop natin lahat ng ating mga kaaway. Kaya ang turing dun sa Panginoon sa aking Panginoon ay hindi pa iniaanak, nag-exist na noong unang panahon, hindi pa nalilikha yung buong mundo. Ang tinutukuyan ng lahat ng ito ay wala iba kundi ang anak ng tao. Na nasa simula't simula pa ay naririto na. Siya po ay Diyos. Siya ay anak ng Diyos. Siya ay walang iba kundi si Jesus. Ang katanungan ngayon ay, kaya po ba natin ipagtanggol yung ating pananampalataya? Kaya ba natin isabuhay? Kaya ba natin ibahagi? Kaya naalala ko sa puntong ito, yung tinanggap po namin yung Biblia nung kami po ay naging deacons, no? Gusto ko rin po ipamana sa inyo itong tatlong bahaging ito tungkol sa pagbibigay po sa amin ng banal na kasulatan kung paano natin ito magpapamahagi sa aming kapwa. Ito yung banal na atas na ibinigay sa amin na naordinahan kami mga diakono. Sabi niya, believe what you read, teach what you believe, and practice what you preach. Number one, paniwalaan. Sana buksan natin parati ang ating Biblia. Huwag tayong masyadong magpapaniwala sa sarili nating kabutihan sapagkat madali itong agawin ng masama. Pero kung patuloy ang ating pagsusuri ng banal na kasulatan, mga turo ng simbahan, kung patuloy tayo kakapit sa simbahan, mananatili tayo sa liwanag ng Diyos. Manalig tayo doon. At pagkatapos, paniwalaan natin yung ating binasa. Ituturo na po natin ito sa ating kapwa. No? Mahilig din naman po tayo magkwentuhan. Bakit iba-iba pa yung kinikwentuhan natin? Yung mga walang kabuluhan minsan. Bagamat nakikiliti tayo sa ganitong klase mga usapan, hindi po nakakatulong ito sa pagkatao natin. Na nais natin maging makatao, nais natin mamuhay sa kabanalan, nais natin mapalapit sa Diyos. Nauuhaw tayo sa mga taong magtuturo sa atin, magbibigay sa atin ng liwanag ng tungkol sa salita ng Diyos. At bandang huli, lahat ng itinuro sa natin, sa ating kapwa, isabuhay natin. No? Babalik po ulit ako doon sa Espiritu Santo, sa tinanggap natin noong Pentecostes at nabuo yung simbahan. Na ano ibig sabihin ngayon? Kung nalukuban tayo ng Espiritu Santo at tayo naging nagkakaisa bilang isang simbahan, nasaan na ang Diyos? Nasa bawat isa sa atin. Hindi lang ito tungkol sa mga pare. Hindi lang ito tungkol sa mga relihiyoso. Ito tungkol sa ating lahat na araw-araw isinasabuhay ang salita ng Diyos. Baunin natin ngayon sa ating alaala si San Bonifacio na isa ring obispo at isa ring martir. Sapagkat napakabunga ng kanyang buhay, siya po ay apostol ng Germany, no? At nagpangalat siya ng mabuting balita. Ngunit siya po ay pinatay sapagkat merong mga taong naiinggit sa kanya at hindi sila naniniwala sa mabuting balita. Magbigay saksi tayo sa salita ng Diyos sa pang-araw-araw nating buhay. Tandaan natin, mamuhay tayo parati sa pag-ibig.